Pagkatapos ng 10 maaksyong araw sa ating kauna-unahang online chess tournament sa NCAA, nakarating na po tayo sa huling bahagi ng ating torneo na inyong napaparoon dito sa GTV. Ako po si Anton Rojas, mga kapuso, at syempre, kasama pa rin natin si Grandmaster Eugene Torre. GM Eugene, eto na, battle for third ang una nating titirahin. Oo, very exciting, Anton. Naalala ko nga tuloy yung candidates ko na I was hoping na makapasok ako dyan sa 5-4-3. So anyway, dito, papanoorin na natin ngayon ito. So magbibigay na tayo, mag-award na tayo ng medalya sa magwawagi na student athlete ngayong araw. Pero magkonting recap lang tayo sa nangyari sa semifinals. So si Mark Daluz, umabante na sa finals, winning his matchup against Llanillo in the semifinals. And Leonel Escote won against JRU's Gallo. Kaya naman si Escote ang umabante sa finals. Pero gaya na sinabi ko, battle for third ang ating papanoorin. It is Llanillo versus Gallo. We are seeing Melson John of JRU for the very first time. Habang eto namang si Paul Matthew mapapanood natin for the third time. So GM Eugene, very exciting itong labang ito dahil nga meron ang nakatayang medalya. Oo, at stake na yung bronze medal. Kaya very exciting talaga ito. Pagbubutihan niya ng mga players natin. Parehas pa rin po ang ating mechanics, games being played at lightchess.org. And this is the time because we are in the battle for third. 15 minutes na po ang ating laro. Pero bukas sa finals, 20 minutes na ang magiging laban sa pagitan ni Daluz at Escote. So we're very excited. GM Eugene and I are very excited to break down ito magiging laban sa battle for third. At magsisimula na yan sa aming pagbabalik dito lang sa GTV. It is Melson John Gallo and Paul Matthew Llanillo for the bronze medal dito sa NCAA Season 96 Chess. Muli mga kapuso, this is the battle for third in the juniors division ng NCAA Season 96 Online Chess. Ang ating laban, Melson John Gallo ng JRU Light Bombers haharap kay Paul Matthew Llanillo ng LPU Junior Pirates. Maraming salamat sa pagtutok, Anton Rojas, kasama si Grandmaster Eugene Torre at GM Eugene. Exciting to sapagkat ang unang student athlete natin dito sa ating coverage makakakuha na ng medalya. Oo, Anton, naalala ko tuloy yung mga bronze medals ko sa ano, sa Olympiad, sa Board 1 especially. So, alam mo, maski anong medal yan, ano yan, may pagmamalaki mo yan at talagang magandang ano yan, recuerdo. Ngayon naman, kilalanin natin ang dalawang sasabak sa aksyon, starting off with JRU's Melson John Gallo, tubong Pangasinan, 10 years old, nagsimula mag-chess. At aba, Eugene Torre ang kanyang idol, pati na rin si Magnus Carlsen. Wow, thank you! Thank you! Kasama, kaano ko pa, kasabayan ko pa si Magnus Carlsen. Thank you very much. Ito naman, GM, ang makakaharap ni Melson from LPU naman. Si Paul Matthew Llanillo, tubong Cavite. Medyo late na nagsimula maglaro, 12 years old, but he's still very young, just 17. Ang kanyang mga idol, Wesley So at Gary Kasparov. Wow, talagang mga ano yon, mga A1 na players ang napili niya. Magaling, maturo mga magagaling talaga yon. So, GM Eugene, bagamat hindi pinalad itong dalawang to sa kanilang mga semis matchups, they still have something to play for at makakapagbigay pa rin sila ng karangalan para sa kanilang respective schools. Kaya naman, GM, simulan na natin. Itong labang ito is Melson John Gallo versus Paul Matthew Llanillo, JRU versus LPU. Can't wait again! Go, go, go! This is the battle for third at ayan na, nagsimula na ang bakbakan. D4, Knight F6, Knight C3, tinitira ko rin yan, Anton. Ayan, tapos Bishop F4, ilang beses ko rin natira yan. Tapos usually, nagpipiancheto ang black dyan, G6, ayan. E3, ayan. Tapos Bishop G7, ha, H4, pwede yan. Parang may threat na H5. Oh,
Well, pinabunch F3. Naku, mas gusto ko dito, Anton, yung knight F3 sabay knight E5. Ito, hindi ko tinitira yung F3. Parang a little bit slow. Ngayon, yan, C5. Dapat yan, C5. Ha? Bibilis nila tumira, ha? Mukhang kabisado nila. Eh, dapat i-develop na yung kabayo. Usual yan. Yan. And then, tignan natin kasi maya-maya meron ng threat sa Queen B6 later on. Ah, kinain na. Well, Knight D7. Paano yan? Under attack yung C5. Bakit may kain naman doon sa sa D5, pero may kain din sa B2 later on. May threat sa B2. Ayan, so ayan, pwede nang kainin yung pawn sa B2, Rook B1, sabay balik ulit. So, mas gusto ko ng konti, Anton, ng posisyon ng black dito. Eh, kasi nakakasal na rin siya. Ayan, so, tignan natin, ano ba mga threats dito? Ayan, mas gusto ko rito, ano magtira natin? Knight E5 o E6 siguro, para tumakbo muna. Ayan, takbo muna. Alis ka dyan, kabayo. Nagugulo mo. Ayan, knight E5 pa. Knight E5, mas gusto ko yung knight E5, Anton. Kasi yung bishop doon parang passive eh. Well, although slightly better pa rin ang black eh. Kasi ayan, controlled na yung muna itong hanging-hanging din itong pawn sa H4. Baka nakaligtaan yun ah. Hindi naman kinain muna. Baka parehong hindi napapansin. Ah, may trap pala yung queen. Matatrap. Very good. Knight D4. Ayan. Knight D4. So, anong gagawin ngayon? Kaya pala hindi makain yung pawn doon. Op! Ah, ano ba ito? Ah, later on, pwede na makain yung pawn sa H4. Ha? Nagkakalimutan nata dyan. Ha? Ayan, nag-rook C8 para develop si Tore. Hindi si Eugene, ha? Yung Tore. Kinain, kain. Ngayon, may rook C2. Active. Oh, tama yung natin, ang guess natin. Pursado at mag-rook D2. Ang problema, pag rook D2, kain-kain, malilibre na yung yung pawn doon sa H4. Kanina, ayan. Ayun, naglamang ng isang pawn, Anton. May klaro na yung lamang dito ng black. One pawn up. Kailangan na lang, makagulo-gulo ang white dito. Ayan, under attack. Bersadong depensahan ng rook. And then, ano kayang gagawin dito? D4. O, dapat lang naman, mag-D4 na rin. H4, okay yan. H4, para gulo-gulo dyan. May chance na later on mag-H3. Pero in the meantime, umalis. In-under attack yung kabayo. Kasi nakaharang yung mga pawns dun sa bishop eh. Kaya this is one way to activate yung bishop. And then under attack siguro, rook D8. Yan, para atakihin yung pawn. Pursado namang depensahan ito ng rook D1 siguro. No? Anton. And then... Yun na nga ang ginawa niya, GM. Ayan na nga, yun din ang ginawa. Eh, mukhang obvious yon. And especially, yan, bishop C4. Ano kaya itira dito? Nag A3 pa. Alam mo, pwedeng ibigay yun eh. Sabay knight H3 siguro, maganda-ganda kanina. Anyway, ayan na, nagkaroon tuloy ng E5. Kanina kung nag knight H3, baka hindi maka E5. So, ayan, napwersa tuloy mag knight D5, hindi kasi makain yung pawn. Kain ngayon. Ha, may kain doon. Buti na lang pin yung bishop, so mababawi pa rin yung pyesa, pero lamang ng isang pawn. Yan F4, bersadong umatras siguro sa E7. Sabay may check ngayon para makaalis na doon sa pin. Pag-check ngayon, tignan natin kung ititira. Pwede namang F6 ha. Okay,
Pero until now, lamang-lamang pa rin ang ano, ha? Kumain. Aha. Ngayon, anong gagawin ngayon? Oops, kumain. So, 2 pounds na doon, ha? 2 pounds na, Anton, sa Queenside. Lamang-lamang ang ano. Talagang lamang-lamang ang... nako, D6 na ito para makapostpone. Tignan natin, D6 ito, postpone yan na Anton. Alam mo, sa endgame, importante yung postpone. Tama, GM, at mukhang liyamado na nga itong si Melson John Gallo ng JRU. Tignan natin kung paano makakabawi si Paul Matthew Llanillo ng LPU. Itutuloy natin ang labang ito. This is the battle for third sa NCAA Season 96. Leading all the way, itong si Melson John Gallo ng JRU Light Bombers sa kanyang laban dito sa battle for third kontra kay Paul Matthew Llanillo ng LPU Pirates. Maraming salamat muli sa pagtutok, mga kapuso, Anton Ross, together with Grandmaster Eugene Torre. GM Eugene, earlier, there was a specific move that you were expecting pero hindi nangyari. But now you figured it out kung bakit hindi nagawa. Oo, Anton, napansin ko kasi kanina sabi ko D6 na agad eh. Eh, yun pala, may Queen C5 at may exchange ng Queen. So, klaro na yung lamang o winning na ang black. So, kaya pala hindi siya magka D6, no? Yun ang sinasabi ko. So, tingnan natin kung ano yung tinira niya. Si Melson John Gallo with the black pieces, white naman para kay Paul Llanillo. Ayun, tama yun. Para hindi ma-exchange ang queen. Otherwise, tagilid na yung laban pag na-exchange ang queen. Kaya inilag. Tama yung move na yan. Check. Siyempre, takbo yung king. Walang iba. Ayan, king H1. At least kahit pa paano, may laban-laban pa rin, no? Mm-hmm. 2 pawns down, pero merong mga moves na F5, A5. Oh, wow. Tignan na. Oh, D6. Ba, na-boost niya ngayon, oh. May D6 pala, ha? Kasi hindi pwedeng makakain dahil may check sa E7 eh. O ngayon, Queen E6 siguro. Tignan natin. Queen E8, tama. Hindi na naman makain ng pawn. Wow. Tama ang mga tirada ng ano ah. O pwede pa mag F5 ata or Queen D6 o Queen E6. Ah, umalis muna. Tama rin kasi may pawn H3. Pin. Ayun, ako. Advance pa siya ng pawn, baka ano ha. Ayan, ewan ko kung pwede na ata yung F5 ba para mag-open na rin yung ano. Pero ayan, ngayon lang nag F5. Naku, ano na ito? Gulo-gulo. Ito yung mga laban na worthy of battle for third. Yun lang. Ayun, kinain. Well, ewan ko kung dapat kainin agad yun. Pwede naman kumain muna ata ng pawn. Anyway, nawala yung ano niya, yung opportunity ng attacking, no, ng white. So, sayang yung opportunity na yon. Ngayon, mukhang klaro yung lamang ng black. Unang-una, ayun, nag-exchange. Mukhang madali-dali na ito dahil hindi na complicated. So, 2 pawns ang lamang eh. Oh, so ang problema na lang GM yung oras dahil si Paul Matthew Llanillo 1:49 na lang ang natitirang oras. Kaya pala may mga ano na nagkakamali-mali na minsan kasi tagilid pala sa time yung ang white, no? Mm-hmm. Ang black, maganda yung pagdala niya ng time, lamang na siya sa position, lamang pa siya sa time. So very important 'yon. Meron pa siyang 257. Pwede namang rook A4 ah. Depensa muna ng rook. Oh, napapacheck-check pa ngayon. Ano ba yan? Pwede pang kainin yan ah. Mukhang... Oh, nakain pa tuloy.
pero baka hindi na tingnan natin. Okay, one point up na lang. Ayun, yan ang sinasabi, Anton. Dapat look behind the pawn. Importante yon. Ayan na. Oh, behind the pawn. Rook A8. Yan. Ano yan? Matik yan sa ganitong posisyon. Now, pwede namang king move sana. Advance ang king move ba? Bakit inaano yung king? Usually, maharas lang yung king dyan. Mukhang hindi yung perfect yung ano ni... Well, alam mo, Anton, kasi meron ng time involved eh. Kaya, oo. Ayan, ito, iti-threaten niya na na mag-A2. O, check na naman. Baliwala yung mga check-check eh. Kaya lang, naintindihan ko, time pressure kasi. Kaya, check-check na lang. O, paano yan? Pupush na yung pawn. Push na yung pawn. Ayan. Dapat yan. Nako! Mukhang wala na, blunder. Ah! blunder na yung ano. Grabe talaga yung threat ng time eh. Paano yan? Pinabayaan niya yung pawn doon na mag-queen. Talagay ko magre-resign na ito. Ano na lang, ang hook, ang pinaka-hook niya na lang, yung maano sa internet. part of the game yan eh. Oo. Kahit ako, hindi ako magre-resign. Part of the game eh. Sasabihin ng iba, hindi sport. Part of the game yan eh. Mm-mm. So, okay lang yan. Anyway, gagawin din naman ng iba pagka ano. But anyway, ang tanong dito, kung may habol pa ba sa time? So mukhang lamang pa ata ang black dito sa time, kaya mukhang magre-resign na rin ito. Kasi lamang pa sa time. At dahil halos 4 na segundo na lang ang natitira dito kay Llanillo, it looks like nag-resign na si Paul Matthew Llanillo. So just as you mentioned, GM Eugene White resigns. So tagumpay, itong si Melson John Gallo ng JRU. Siya ang ating unang medalist dito sa ating online chess tournament ng NCAA. So, what a finish, GM. Pero yun nga, at the start of our coverage today, sinabi mo na because this is a high-stakes game, dahil may nakataya ng medalya, the pressure will be much higher. And we saw that's what happened dito kay Paul Matthew Llanillo. He had some good moves, may chance pa makasalvage. Yun nga lang, dahil sa pressure ng oras, kinapos na sa dulo. So, congratulations dito kay Melson John Gallo, our bronze medalist from Jose Rizal University, the Light Bombers. Congratulations sa kanya. Congrats! So, ayan. For you, GM, ano ba yung keys to victory? Ano ba yung ginawa nitong si Melson at siya'y nagtagumpay? Una-una, maganda yung pag-handle niya ng time. Kaya, nung critical position, less ang pressure sa kanya na tumira agad. So, isa yon. And then, later on, may konting lapses siya pero naka-recover siya and yun ang nagbigay sa kanya ng panalo, yung mas consistent siya doon sa mga moments na may mga lapses. Consistent siya sa pagtira na naman ng mga good moves. Alright, so lessons again from Grandmaster Eugene Torre. So congratulations again to Melson John Gallo, bronze medalist dito sa Juniors Chess Tournament. Bukas, championship na po ng ating tournament. Kaya naman sa ngalan ni Grandmaster Eugene Torre, ako po si Anton Ross, nagsasabing see you all again tomorrow for NCAA Season 96. Ang tindi naman ng laban na yon, and that was a well-deserved win for Melson John Gallo of Jose Rizal University. Melson, congratulations sa'yo! At congrats din siyempre kay Paul Matthew Llanillo for making